Nostradamus, isa sa pinakakilalang pangalan kung pag-uusapan ang mga prediksyon sa buong mundo. Oo, marami siyang mga hula na talaga namang nakakaintriga. Pero hindi ba't mas maganda kung pag-uusapan muna natin ang kanyang naging buhay bago natin pag-usapan ang kanyang mga naging hula? Lalo pat di umano, ang kumakalat na sakit ngayon ay kanya ring nahulaan ilang daang taon na ang nakalipas. Sino ba ang tao sa likod ng pinakasikat na manghuhula sa buong mundo? Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Pag-usapan muna natin, buddy, ang kanyang early life. Ang orihinal na pangalan niya ay Michel de Nostradame mula sa salitang French, and as we all know, kilala natin siya bilang si Nostradamus dahil naisalin ito sa salitang Latin. Wala tayong eksaktong araw kung kailan siya naipanganak, pero ang taon ay 1503. Isa siya sa 9 magkakapatid. Lumaking napakatalinong tao ni Nostradamus. Ang lahat ng kanyang mga kaklase ay tinitingala siya. Isang araw ay ang lolo niyang si Gian de Remy ay inintroduce siya sa konsepto ng outer space, mga celestial body, at pinaniniwalaan na ito ang nag-spark sa ideya na mas lalo pa itong pag-aralan ni Nostradamus. Fast forward tayo, buddy. Dumaan ang maraming taon ay naging ganap na siyang astrologer at physician. Tama ka, buddy. Ang isa sa pinakapinagbabasihan ni Nostradamus sa kanyang mga prediksyon ay ang kalawakan. Ngayon, hindi naman mula pagkabata ay manghula na agad si Nostradamus. Tulad ng nabanggit kanina ay isa sa kanyang pinag-aralan ay ang pagiging physician. Sa patuloy niyang pag-aaral dito ay dito na rin niya nakilala ang tao na magpapatibok ng kanyang puso. Base sa mga nakatala ay nagkaroon si Nostradamus ng 2 anak sa kanyang asawa. Ilang taong nagsama ang 2 hanggang sa pumutok ang isang sakit na siya namang tumupok sa pagkadami-daming tao sa France at Italy. Dito niya ginamit ang kanyang kaalaman para gumawa ng gamot para makatulong sa ibang tao. Hindi naglaon ay nakagawa siya ng kung tawagin ay rose pill, at marami namang tao ang nagamot nito. Dito na nagdiretso ang mala medical mission ni Nostradamus sa iba't ibang lugar. Pero habang ginagawa niya ito, ang lugar naman kung nasaan ang kanyang mag-ina ay pinasok ng sakit. Hindi naglaon sa kasamaang palad ay pare-parehong binawian sila ng buhay. Dahil sa pangyayaring ito ay parang nawalan ng gana si Nostradamus sa pagiging manggagamot. Naglaylo siya hanggang sa dumating ang isang kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. May isang insidente noon kung saan para bang naging wanted si Nostradamus noon na tila ba may ginawa siyang hindi kaakit-akit sa simbahan. I know, buddy, it's weird na parang hukom ang simbahan noon, pero it is what it is. Iba talaga ang mga simbahan noong unang panahon. Ngayon, imbis na harapin ang paratang ng simbahan sa kanya ay hindi niya ito pinaunlakan. Bagkus, ang ginawa niya ay nagtago sa iba't ibang lugar ng Italy, Greece at Turkey. Maraming taon ang ginugol niya sa kanyang paglalakbay, at dito pinaniniwalaang nagkaroon siya ng spiritual awakening sa tulong na rin ng dating monk na naging pope noong 1585 na si Pope Sixtus V. Dumaan pa ang maraming taon ay naisipan ng bumalik sa kanyang hometown si Nostradamus. Pero dito, imbis na ipagpatuloy niya ang kanyang pagiging physician, ay unti-unti niyang pinag-aralan ang tinatawag na occult o pag-aaral ng supernatural, mystical o magical na paniniwala. Pinaniniwalaang ginugol niya ang buong araw, buwan, taon sa pag-meditate o pagninilay-nilay tulad ng itinuro ng monk na kanyang nakilala. Ipinagpatuloy nito ng mahabang panahon. Nakakaramdam siya ng out of this world na experience, at may pumapasok sa kanyang mga vision, at naniniwala si Nostradamus na ang mga ito ay galing sa hinaharap. 1550 na noon, buddy, nang isinulat niya ang kanyang mga prediksyon, kasama na rin dito ang ilang mga astrological information sa mga darating pang taon. Parang horoscope, buddy, ng sinaunang panahon. 1554, nang mas lalo pang ibinasin ni Nostradamus ang ginagawa niyang libro sa kanyang mga vision.
dito na isipang gumawa ng series ni Nostradamus na may pamagat na centuries. Ang pinakabalak niya rito ay gumawa ng 10 volumes na naglalaman ng iba't ibang prediksyon sa susunod na 2,000 taon. Dahil publicly available ang libro na kanyang ginagawa ay marami ang mga tao na naging skeptical sa kanyang mga obra dahil madalas tama ang kanyang mga prediksyon at dahil dito ay marami ang naniniwala na isa daw siyang alalay ng demonyo. Ang ilan naman ay sinasabi na peke siya at may sakit sa pag-iisip. Pero nanindigan si Nostradamus na ang lahat ng kanyang mga hula ay mula sa kanyang mga vision na likha ng kung anong espiritu. Isa sa pinaka-accurate at malaking prediksyon na kanyang ginawa ay ang mga katagang ito. The young lion will overcome the older one on the field of combat in a single battle. He will pierce his eyes through a golden cage. Two wounds made one, then he dies a cruel death. And well, nangyari nga ito noong 1559. Si King Henry II ng France, ang sinasabing older one sa prediksyon ni Nostradamus, ay nakipag-joust kay Gabriel, ang sinasabing young lion. Sa huling arangkada ng mga kabayo ay ang hawak ni Gabriel na kahoy ay tumama diretso sa mata ng kanyang katunggali na si King Henry. Ika nga ni Nostradamus, he will pierce his eyes through a golden cage. Hindi naman agarang nawalan ng buhay si King Henry. 10 araw pa niyang ininda ang nararamdamang sakit bago siya sumakabilang buhay. Then he dies a cruel death. Alam niyo ba di si Nostradamus ay noong nagkakaroon na ng edad ay nagkaroon siya ng gout at arthritis. Lumala pa at naging edema. Bagamat marunong siya sa medical field, ay limitado pa lang ang kaalaman ng mga tao sa ganitong sakit. Kaya naman, ang lahat ng ito ay nagresulta sa heart failure ng kanyang puso noong late 1566. At iyan body ang mabilis na rundown ng kanyang naging buhay at ngayong kilala natin siya ay dadako naman tayo sa ilan niyang sikat at nagkatotoong mga hula sa mga susunod na video. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!